Hello there! My name is Maureen Baltasar and this is my channel. This video, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Seryoso lang eh, no? So, seryoso lang ang peg ko ngayon. Sa bagong video na ipapakita ko sa inyo, ay pag-uusapan natin ang mga napapanahong e-learning o online study. At ano nga ba ang mga problema na kinakaharap ng mga estudyante, ng mga guro, at ng mga magulang? Especially sa mga estudyante. At ano nga ba ang mga problema na kinakaharap ng mga estudyante while they are in e-learning? So samahan niyo ako dito sa video na to hanggang sa huli. Kung ikaw ay isang guro, dapat malaman mo to. At kung ikaw naman ay isang magulang na may estudyanteng nag-aaral, please watch this. At the end of this video, marami kayong matututunan tungkol sa e-learning. Samahan niyo ako. Ang pag-aaral sa bahay, maaaring maging malaking hadlang sa ating mga estudyante o sa mga mag-aaral. Bakit? Malalaman niyan at the end of this video. Lalo na, hindi naman pare-parehas ang estado ng buhay ng tao. Aminin man natin o hindi, mabilis ang pag-usad ng panahon. Kailangan nating makisabay kung ano ang napapanahon na pangyayari o kung ano yung mga hinihingi ng mga pagkakataon. Kagaya ngayon, hindi naman natin inaasahan yung pandemic na kagaya nito. Diba? Pero, kailangan nating harapin at solusyunan. At hindi porke nagkaroon ng ganitong pandemya, eh mag-i-stop na tayo sa mga ginagawa natin. Halimbawa sa mag-aaral, hindi sila pwedeng pumasok sa eskwelahan, mayroong e-learning or online study. Sabi nga sa kasabihan, di ba? Pag ginusto mo, may paraan. Kahit anong hirap pa yan at gusto mong ma-achieve or mapagtagumpayan, of course, gagawa ka ng mabuting paraan, syempre. Although may mga problema na hindi natin maiiwasan, lalong-lalo na dito sa e-learning or online study. Kaya sa video na ito, ipapakita ko sa inyo. Tara! Samahin niyo ako. Ang pag-aaral sa bahay, kinakailangan may nag-guide sa kanila. Hindi naman to the point na sila na yung sumasagot ng mga quizzes, ng mga homeworks, hindi naman ganon. Yung parang masiguro mo lang na talagang nag-aaral sila. Naalala ko lang yung experience ko dito ng e-learning. So, nagtuturo kasi ako ng 8 years old below. So, ang mga bata talaga, yung attention nila, wala pa dun sa pinapanood nila. Nandyan sila sa harapan ng gadgets, pero hindi naman nakikinig. Nandyan sila sa harap ng gadgets, pero iba naman yung ginagawa nila. So, nandyan sila sa gadgets, pero pinapakita nila yung buong bahay nila. So, may mga instances talaga ng mga ganun. Kung walang nag-guide sa kanila, ha? Kaya kinakailangan mayroon nag-guide sa kanila. Kaya dapat, huwag nyo nga hayaang mag-online study ang mga estudyante or mga bata na nag-iisa. Kasi kaya nga tinawag na bata, di ba? Kailangan pa nila ng guide. So, iwasang mag-isa ang inyong mga anak during online or e-learning. Para masiguro nyo, na totally talaga nag-aaral sila or nakikinig sa teacher nila.
Ito yung isa sa mga problema sa online teaching, ang internet. Siyempre, kapag online talaga, kailangan mo ng napakalakas na internet. Kung wala nito, walang connection at all. Diyan yung nagbabuffer siya. As in, hindi na sila maintindihan. Choppy ang connections. So, dapat ito maiwasan. Paano ba natin ito masosolusyonan? Actually, yung ibang guro, gumagawa talaga sila ng mga modules nila, nagpe-prepare sila ng mga quizzes nila, ng mga homeworks nila, piniprint out nila to, and then binibigay nila sa mga estudyante nila. Kaya saludo ko sa mga teachers dyan sa Pilipinas. Especially, you know, yung mga teachers sa public na may mga estudyante sila na talagang walang laptops, walang iPads. So, saludo talaga ako sa kanila. To the point na pinupuntahan pa nila yung remote areas na yon, yung malalayong lugar na yon, para ibigay lang yung modules doon sa mga estudyante. At pag natapos nila yung mga modules na yon, kukunin nila ulit yon. So, saludo ako sa inyong mga guro. I-share ko lang sa inyo yung napanood kong video last year about sa isang tao na chinare niya yung blessings niya sa mga magulang at sa mga estudyante na mahina ang mga connection or walang connection at all sa kanilang place. Ginawa niya ng paraan ni Mayor Emeng. So shout out sa iyo, Mayor Emeng, kung napapanood mo tong video na to. Saludo ko sa iyo kasi napakabuti ng puso mo. Sinare mo yung blessings mo sa mga magulang at sa mga bata na pag-asa ng bayan. Mayroon ako, Joy, na magandang balita. Dito sa lungsod ng Gabang, nauso ko ngayon ang online school, yung pag-aaral. Okay, so online. Baka mayroon ng 10% mayroon sa ating laptop at saka yung internet. Okay, internet. Problema natin yan. Gusto kong ibalita sa inyo na mayroon po tayong pondo. Lalatagan po natin ang fiber optic ang buong lungsod ng Gabar. Wow. Iko-connect ako yan sa ating command center. Lalatagan po ng internet ang lahat ng bahay na gustong magpakabit dito sa lungsod ng Gabar. Okay, ang plano ko po dyan, siguro ba pinakamatagal yan? Ibasa itong June, mag-optic. Sarili po yan ang City Hall. Okay, lahat po ng bahay, lalagyan natin ng internet. Ano magiging bayad niyan? Baka po 50 pesos lang, 5 Mbps. Magkano sa PLDT ng 5 Mbps? Isang buwan, Kuya Waral. O tingnan po ninyo ha, 1,800 daw per month. Pag naglatag po tayo ng internet, ang may-ari po, City Hall, baka po 50 pesos lang isang buwan ng bayad. Social naman ang gaban, Sir Tay. Oo, Joy, huwag mo sabihin Barangay Makapaklay, huwag mo sabihin Mahipon, huwag mo sabihin Marilu, Balcotena. Lahat po kayo, lalatagin natin internet. Eh, yung mga estudyante, wala lang dahilan para hindi mag-aral. Ah, wala lang dahilan para hindi. So sana mas marami pang tao na kagaya ni Mayor Emeng na nag-share ng blessings nila dun sa mga walang-wala talaga. Time-consuming resources. So, paano ba ito? Hindi lang yung mga estudyante ang nag-i-struggle. So, syempre, sa e-learning, nag-i-struggle din yung mga teachers na kagaya ko sa paggawa ng mga videos, prepare ng mga games, sa paggawa ng PowerPoint, ganyan. Para maging lively talaga, para ma-motivate yung mga estudyante namin. So, gumagawa kami ng magagandang PowerPoint para sa kanila. So, kung ang tinuturo natin ay English, Science, Math, PE, Arts, kung the more na marami yung subjects mo, the more na PowerPoints din yung kakailanganin mong gawin. So, sana maintindihan din nung iba na kahit nasa online lang yung mga teachers na kagaya ko, nagtuturo pa rin at nag-i-spend tayo ng time para makagawa ng mga materials na ipapakita natin sa mga estudyante natin. You know what? To tell you honestly, kakain na lang ng hapunan or magluluto at magpe-prepare na lang ng hapunan
gumagawa pa rin ng PowerPoint si teacher. Kahit nasa bahay yung mga teacher, sobrang dami pa rin nilang ginagawa. Doon pa rin sila sa iPads nila, nag-check ng mga activities na sinend ng mga bata or nagpe-prepare ng activities para sa susunod na lesson nila. So, hindi lang estudyante ang nag-struggle pagdating sa online learning. Pati teacher din. Maureen Baltus. Please subscribe and click the notification below. Para updated kayo sa mga videos na ipapalabas ko. Para updated kayo sa mga uploads ko. Video uploads. Take 100.